Hi guys, napapanood yung topic natin ngayon. Naghanda ako ng 10 habits para maging mentally stronger tayo. Once na pinili natin na maging in control sa personal development natin, magiging better tayo. Malaki rin yung maitutulong nito, hindi lang sa work natin, even sa personal life natin. Bago tayo magsimula, thank you sa mga nag-subscribe na. Kung bago ka pa lang sa channel na to, interested ka sa mga content natin, pwede mo rin i-click yung subscribe para maging updated ka rin sa mga new videos natin. Simulan na natin. Number one is applied growth mindset. Professionally and personally, meron talaga tayong mga may encounter na mga problema. Hindi natin yun may iiwasan. Nai-encounter pa natin yun sa maraming oras, araw, maraming month. Para malampasan natin yung mga yun, it's all about changing our perspective. Kapag may mga nakikita tayo ng mga problema, dalawa lang yun eh. It's either sukuan natin yun or harapin natin yun kasi nakikita natin na meron tayong opportunity para maging successful or para matuto tayo sa situation na yun. Actually, di dapat tayo mag-alala na magkamali sa mga situation na humaharap tayo sa problema. Pag nangyari yun, ang ma-encounter natin is merong mga lessons learned, merong mga technique, merong mga bagong experience na makukuha. So, number two, understand and learn your emotions. So, dalasan, sinusubukan natin na iwasan yung mga emotions na ayaw natin. Instead, naharapin natin yon and subukan natin na intindihin. Yung mga tunay na mentally strong, inaalam nila yon from within. Bakit ba nila na-feel yon? Nalalaman nila kung ano yung purpose, ano yung meaning. So, yung mga emotion natin, tinuturuan tayo nun para malaman natin yung definition natin ng happiness, ng success. Hindi nakakatulong kapag nagpapanggap tayo na okay tayo. Need release sa pamamagitan ng pag-reflect kung ano yung effect ng emotions. Literally, sinusulat natin yung mga worry natin sa papel para malaman natin ano ba yung effect nun sa mga decisions natin and sa lifestyle natin. Kasi kapag alam na natin yung tamang reaction dun sa mga emotion natin, nagiging stronger tayo dun sa pagharap natin sa mga problem. Number three, embrace positive thinking and response. Sa buhay natin, meron talagang mga surprises. Minsan okay, minsan hindi. Pero never natin makokontrol yung mga yon. Ang makokontrol lang natin is kung paano tayo mag-react. Kapag hindi nagiging okay yung nangyayari, nagiging hope plus tayo, natatakot na tayo, naaapektuhan din yung motivation natin. Yung mga mentally strong people, lagi silang positive thinkers dun sa mga na-encounter nila. Lagi nilang nakikita yung mga magandang bagay sa kahit anong situation. Number 4, achieve anxiety control by goal setting. So, sooner or later, may mga bagay talaga na nagpe-fail. Everyone is really bound to fail. Yung mga mentally strong people, alam nila yung possibilities na magpe-fail sila. Kaya nagpe-prepare sila ng mga goals, ng mga actions, kung paano nila mami-minimize yung risk or yung negative impact sa mga potential failures nila. Ending, nababawasan din yung mga pag-aalala nila dun sa mga situation na yun. So, number 5. So, be aware, have a healthy self-esteem. So, yung self-esteem natin, yun yung overall opinion natin sa mga sarili natin. Ano yung napi-feel natin about sa abilities and limitations natin. Kapag healthy yung self-esteem natin, maganda yung pakiramdam natin, nagsisimula tayo na irespeto rin yung sarili natin. Pag naman low yung self-esteem natin, malaki yung impact nito, bumababa yung motivation natin, yung drive natin, yung ability natin na mag-take ng rest. On daily basis, try natin na i-acknowledge kung ano yung mga strengths natin, yung mga achievements natin. As in, self-talk talaga. So yung parang mga word of affirmations. Like sabihin mo sa sarili mo na maganda ka, magaling ka, ang bait mo, ang sipag mo, you are in control sa buhay mo. Parang sa umaga pa lang, gawin na natin yun. So, sa una, parang awkward talaga siya. Kapag nagsimula ka na mag-cheer sa sarili mo, meron talaga siyang difference. Pagka naging biggest fan ka ng sarili mo, syempre, it starts within ourselves. Kasunod na nun na mas magiging okay pa tayo. So nga pala, kung na-entertain ka, feeling mo helpful yung discussion natin, so pakilike mo na lang din yung video. Mag-comment ka mamaya ng mga thoughts mo para malaman ko ano yung mga napanood mo, kung nakarelate ka ba. Number 6, reflect, meditate, and practice mindfulness. So yung mental strength, hindi siya ma-achieve overnight. Continuous process talaga yon. So magagawa lang natin to kapag nag-allocate tayo ng time para mag-reflect and maintindihan yung sarili natin. Magiging comfortable tayo kapag lagi natin yung ginagawa. Helpful sa akin yung mindfulness, meditation, kung mare-research nyo yun kahit sa YouTube or sa Google. Malaking tulong yun para masanay tayo na maalis yung anxiety natin, overthinking, kasi na-free up talaga yung brains natin. Sabi nga nila, nare-rewire yung brains natin. Mas pinipili natin na mag-stay tayo sa present instead of mag-alala tayo, isipin natin yung mga nangyari na. With that, magiging mentally strong tayo. Number 7, believe in yourself, be
self-confident. Para makapag-risk, kailangan talaga ng courage and enthusiasm. Ito yung drive natin para mag-try tayo ng mga bagay na uncomfortable tayo. Kasi kapag ini-stretch natin yung sarili natin, natututo tayo ng mga bago. Lalo tayong nagtitiwala dun sa mga abilities natin. Yung mga bawat challenge na nalalampasan natin, naaalis nun yung fear natin, nagiging better version tayo ng sarili natin. Nalalaman natin yung limitation natin. Mas tumataas yung tolerance natin kung ano pa yung makakaya nating harapin ng mga problema. So, number 8, ito naman yung feel free to embarrass yourself. Habang nag-aalala ka sa mga sasabihin ng ibang tao, lalong wala kang ma-accomplish, lalong may mga lumalampas na mga opportunities. So, di na to mawawala sa mundo, and tingin ko matatagalan pa to bago mawala or baka habang buhay na yun. Dahil sa takot mo, pagiging paranoid mo, lalong hindi mo na nagagawa yung gusto mong gawin. Ayaw mo na mag-risk kasi natatakot ka na magmukhang tanga sa paningin ng ibang tao. Yung totoong mga mentally strong people, gusto nila na napifeel nila na awkward, nagiging uncomfortable sila or nagiging clueless sila sa situation, doon nila nakikita na mas na-expose sila sa ibang mga bagay at natututo sila. Mas maraming uncomfortable na experiences, mas maraming mga natututunan. Number 9, conquer situation when you feel lazy. Diba? Yung mga mentally strong, kahit tinatamad sila, iba na talaga yung work ethic nila. Kahit di sila inspired, kapag naisip nila na tinatamad sila, di nila yung sinusukuan and lalo pa nilang pinupush yung sarili nila na sipagan pa. Nagsisimula lang sila dun sa mga simple steps lang and then kapag nakikita nila na may na-accomplish sila, tuloy-tuloy na yun. Yung mga mentally strong people, nagagawa nila to. So yun, kapag tinatamad tayo, try mo na i-challenge yung sarili mo kung kaya mo bang gumawa ng bagay and then kapag nagawa mo, ibig sabihin you're starting to be mentally strong na. So ito yung times na kapag as in talagang tinatamad ka, pero at the end of the day, dahil nga sinimulan mo na challenge yung sarili mo, masasabi mo pa rin na productive ka. So last but not the least, number 10, ito naman yung spread infectious positive vibes. Dalawa lang yung approach natin sa mga na-encounter natin ng mga tao na nakaka-down ng motivation, di ba? It's either iwasan natin sila or influence natin sila na mag-improve. Yung mga mentally strong people, they always choose to be kind, friendly, hindi sila nagpapadaig dun sa ibang mga tao. So, kung gusto talaga nila na i-influence yung tao na yon, they ensure meron din silang way to remove yung negativity dun sa situation. Tulad nung isang video ko about sa self-control, kapag negative na yung vibes natin, kahit anong situation pa yan, lagi lang natin makikita yung mga worst things dun. For sure, walang magandang effect yun sa atin. So, syempre, after ng video na to, magsimula na agad tayo na maging kind, spread positivities. Kung hindi mo pa na-like yung video na to, and kung na-like mo na, thank you, pero kung hindi pa, i-like mo na yung video na to and mag-subscribe ka na para simula na tayo sa ka-invest natin na nakakahawa talaga. So guys, dito na natapos yung video natin. Kung nabitin ka, meron pa tayong mga video na katulad nito. Thanks for watching and bye!